Yo, what's up? Ako po pala si Badang, isa ako sa Battle MC ng Flip Top. Isa rin akong sa membro ng Kamandag na Marikina from Republic of the Philippines. Ang producer po namin dati si Francis Magalona at ngayon ako'y solong artist na lang. Okay, unang tanong. Sa dami ng mga kanta mo, ano ang pinakagusto mo at feeling mo sisigat ka? Ako? Napaisip ako dun ha. Ang paborito ko yung ano eh, aeroplano. Kasi totoong buhay yun eh. Yung nagkaroon ako ng ex dahil pumunta siya sa ibang bansa. Tapos kinagat naman ng mga OFW yung song. Dahil about sa paghihiwalayan ng ano, magkasintahan. Isang mahirap, isang magsisikap. Kaya yun tingin ko, yun ang papatok at sisikat. Actually, pumatok siya eh. Yung dating wala pang Facebook tsaka YouTube eh. Eh, kung ngayon lang yung siguro nilabas, tapos ganun. Pumatok ako dun siguro. Bilang isang flip-top MC, ilan na ba ang nakalaban mo? Actually, mga 14 siguro, 15 eh. Pataas, ganyan. Yun, mga ganun. Balik tayo sa album. Ilang album na ba ang nagawa mo? Album? Sa indie, mga 5. Tapos, itong sa Universal, tapos, mga ano ito eh, parang compilation na lang na pinagsama-sama ko. Tapos gumawa ko ng mga single, yung mga kantang nawala sa YouTube, pinagkukuha ko at sinama ko dun sa mga album. Siguro meron akong dalawang album na gano'n. Tapos meron akong apat na puro single lang. Kasi yan ang uso ngayon, digital eh. Digital release. Curious ba? Lang kami, bakit Badang ang naging palang pangalan mo? Kasi dati akong Bading. Hindi, joke lang. Hindi, Badang. Simula ng pagkabata ko, syempre, pagka-probinsyano ka, yung mga Bisaya, Toy-toy, Ning-ning, Nine, ako naman Dang-dang. Hanggang paglaki ko, pinanindigan ko na yung Badang. Para, kasi, siyempre, pagkabata mo, kilala ka ng mga kamag-anak mo na Badang. Ngayon, hindi ko rin alam naman na puputok din ako sa hip-hopan, sa music industry. Na akala ko mahihirapan akong hanapin ng mga kababayan ko, kapitbahay ko, kababata ko bilang Badang. Hindi pala. Kasi, pag puputok ka talaga. Kaya kahit anong name mo, may kilala ka dahil sa mukha mo, hindi sa pangalan. Tatandaan ka nila. Okay. Nagsisisi ka ba? Dahil naging rapper ka lang at hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Minsan may tumatama sa utak ko na ganun, pero siyempre mas magandang bagay na yung ano eh, yung parang dahil sa pagra-rap, diyan ko na survive yung sakit ng nanay ko, diyan ko rin na survive yung pag-aaral ko, diyan ko rin na survive yung buhay ko, diyan din ako nakapagpakasal, nasisarayan yung asawa ko, napanganak yung anak ko, nabinyagan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang buhay ko eh. Naman ako ibang trabaho, pero survive ako. Kahit pa paano, nakakaipo, nakakatulong sa mga kapatid. At the same time, napaalis ko rin yung kapatid ko dati. Punta sa ibang bansa. Puro pagrarap lang. Dahil lang dyan. Dahil dyan sa pagrarap, nakuha ko yung FS. Na pagrarap, kumita din. Kahit pa paano. Hanggang ngayon, siguro, 20 years na ako nagrarap. Anong gusto mo maging ikaw kung hindi ka rapper? Simpleng tao lang. Simpleng mamayan. Tatrabaho, kumakain araw-araw. 3 times. Okay na yun. Doon sa Flip Top na unang tanong natin, marami ka nang nakalaban. Sino pa ang gusto mong makalaban? Si Tipsy D, Balakid, si Nyo, Shehi, si Abra, si Jag X, joke lang, si Denial, hindi, mga trope yan eh. Yun, siguro sila pa yung ano ko, napipisil ko ngayon. Sa pangalang Badang Astig kasi, dancer ka ba? Hindi, dancer ako dati. Katunayan nga, sabi nga ni Wilson G, ako din masamang Chinese kasi bad ang. Ayun ang sinabi niya lagi, eh, alam mo naman si Wilson G. Lumabas yung issue ng Christmas rap support sa Showtime. Nakita ng mga tagahanga mo na nagko-comment ka doon. Anong masasabi mo doon sa show? Ako siguro,
medyo nasaktan din ako kasi syempre yung pag-host nila hindi naman maganda minsan. Kumo trabaho nila yon bilang mga host ng Showtime. Pero pag pinakikilala kasi ako ng boss ko sa mga matataas din na tao, pare, sample, eh, parang ginaganon ako eh, parang hindi naman ako mongoloid, di ba, parang. Yung pagsali ng mga MC doon, walang problema yun kasi isa sa mga step by step nila yun para makilala sila eh. Ang problema lang, siguro, hindi maganda yung, ano, yung pagpapakilala minsan. Kasi isa rin akong contestant dati sa Itbulaga eh. Hindi ako ginanya ng mga host doon. Marami akong contest sa sinalihan. Diyan din dati sa ano, sa ano bang ano yun? ASAP ba yun? Dati sumali ako dyan, freestyle eh, sa ASAP. Hindi, MTV, magandang tanghali ba yan? Kay Willie ba yun? Diba yung ano, yung Rabalata, Balagtasan? Hindi ako ginanon doon. Kingpin ang pangalan ko doon, hindi pa tayo. Okay, dahil may mga bad comment ka na napapanood ng mga tagahanga mo. Mm. May galit ka ba sa mga post? Wala akong galit sa kanila, naiinis lang ako. Kasi hindi naman talaga dapat ganun na parang imongoloid nila yung pagpapakilala. Pwede naman, ladies and gentlemen, nandito po tayo. OMG! Pram, ganun kaya. Hindi yung magrarap ka pang ganun. Pagrarapit po may mga audience na parang mongoloid din. Anong imahe namin sa mga tao, hindi, parang mongoloid din. Di ba? Bilang isang batang, sikat ka na. Tanong lang, offensive di naman siguro. Babaero ka ba? Ilang mga babae na ba ang nagdaan sa buhay? Ako, hindi ko pa plastic yung sarili ko. Yung kabataan ko, babaero ko talaga. Siguro mga dalawang balding pekpek na natikman ko na. Pero balik tayo sa realidad. Siyempre, may sawat anak na ako. Tao lang din naman tayo. Minsan nakakatikim. Bakit magsisinungaling din? Di ba? Totoo tayo. Puta. Ganyan ang buhay. Di ba? Okay, rock and roll to the world. Ano ba ang ibig sabihin para sa iyo ang kultura ng hip-hop sa Pilipinas? Ang kultura kasi ng hip-hop sa Pilipinas dapat sinasa puso yan. Hindi yung parang nagra-rap ka lang para sa pera. Nagra-rap ka lang para sa kagustuhan mong dumami yung babae mo, maging sikat kang tao, kakaiba kang nila lang. Hindi, dapat isa puso mo yan. Kumbaga, ano yan eh, parang isang pangarap na ginto na hindi mo makuha. Tapos balang araw makikilala ka pala. Yun ang parang para sa akin. Kultura yan eh. Dapat mong isa puso. Sinasagawa din at di pinagyayabang. Kasi talent yan eh. Hindi naman porket dabiyayaan ka ng Panginoon eh, iyayabang mo na sa tao dahil kakaiba ka, dahil rapper ka. Hindi, yun ang para sa akin eh. Okay. Anong pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay mo? Ako? Pagkakamali ko? Gusto mo, prangkay na kita eh. Inuunti-unti mo pa ako ng tanong eh. Yung nahuli ako, nakulong ako dahil sa baril. Oh, dahil mapusok din ako dati. Tsaka yung, doon naman talaga nagsimula lahat eh. Pagkakamali ko sa buhay ko. Wala naman akong pagkakamali. Yung tadhana nagkakamali ng problema sa akin. Kaya nagkakamali din ako. Talaga itong tadhana ng tumapagbiro. Binibiro na lang ako, tinototoo ko pa. Oh, sige, tuloy mo. Sa dami ng mga kaibigan mo dahil sikat ka, Sino ang mga gusto mong pasalamatan? Pasalamatan. Marami akong kaibigan pero syempre, pasinapasalamatan ko si Slyke dahil lagi niya akong tinutulungan. Tapos yung mga iba ko pang kaibigan na iba pang rapper, hindi man ako mag-mention ng iba pero mga Tuesday Troop nandiyan yan eh. Mamaya magselos yung iba. Wala, ang tropa ko si Sparky lang. Tuesday Troop yan eh, for life. So, as badang, sikat na. Sobra, lalo na nung nakalaban mo si Lono. Maraming ka bang show ako ngayon? Okay lang. This coming January. Abangan niyo ako sa 27-28 na dyan po ako sa Katbalogan. Sa Summer High School. Yan, dyan ako. Tapos sa Tagig na February 4, nandiyan ako. Sa marami pang schedule ano po natin yan. Eto, matindi to. Puta, baka ano matindi. Ano masasabi mo sa mga rapper na nagpi-feeling sikat sa eksena? Wala naman ako masasabi dun. Kanya-kanyang pakiramdam lang din yan sa sarili nila. Hindi mo naman mapi-please yung nararamdaman ng tao. Nangangarap din kasi sila. Kaya, kumbaga, para sa akin, kung attitude kasi yan lahat ng tao may attitude. Kumbaga, kailangan mong bihisan yung sarili mo para makilala ka bilang badang, bilang OMG, bilang Looney, Abra, kung ano dyan. Kasi,
alam naman magkakaparehos na kayo ng ugali niyan eh. Kung bading ang isa, di bading na lahat, di ba? Kailangan may attitude ka para makilala ka. Di ba? Paano nakilala si Luni, hari ng tugma. Si Abra, si, di ba, yung mga gayuma, si Saito, maitim na kaluluwa, yung ngipin pa lang maputi, oh. Parang ganun. Pait. Easy, ah. Pabalik tayo doon sa album mo na marami kang album na nilabas. Ano gusto mo pag gumawa ka ng kanta? Single song, album, or music video? Single. Lahat naman. Kahit anong magandang way doon para lumabas ang kanta ko, wala akong pakialam doon. Importante, may movement ako. Yun yun. Okay. Ah, Badang. Pwede mo sabihin, ano ang ibig sabihin ng pangalan mo, Badang? Kasi kinukutya kasi ng lahat. Badang? Ewan ko sa kanila. Ano bang problema nila sa pangalan ko? Di, pangalanan nila yung sarili nila na kung ano din dyan, pahala sila. Ilang yan eh. Pakialam nila sa pangalan ko. Pangalan nga nila, di ko pinakikialaman. Okay. Anong pinakamasayang nangyari sa buhay mo? Ibiyaan ako ng isang anak ng Panginoon tsaka isang asawa na mas mabait pa sa sarili ko. Mas maunawain pa. Ilang yung simple-simple lang biyaya sa akin. Anong gusto mo sa kanta? Gangster rap or wholesome? Depende yan kasi. Depende sa sitwasyon yan eh. Kung gangster rap, wala namang problema. Kaya ko yan eh. Diyan ako nabuhay, diyan ako nagsimula. Eh ngayon kasi, kailangan na natin na kahit papano gumawa ng income. Tulad nga ng sinabi ko, eh, wala naman ako ibang trabaho. Kailangan din natin na mag-mainstream, mag-wholesome kung anong maganda dyan para pang-survive. Hindi puro... Kasi puro gangster rap, ano na yan eh. Marami nang gumagawa ngayon yan eh. Kumbaga sa inyo na yan, ito na muna ako dito. Well, nasa showbiz ka naman kasi si showbiz. Ka. Parang urban quest ko eh. Kung galit ka kay President Duterte, ano gusto mong sabihin ha? Sa kanya? Sabihin ko sa kanya, eh magaling siyang tao. Yun lang yun. Sa tingin mo, sino pinakamagaling na rapper sa Pilipinas? Ako sa akin, walang magaling na rappers na dito para sa akin. Kasi lahat naman yan eh, may mga talent. Kumbaga, nagawa mo yung song mo, yung song naman niya, hindi mo nagawa. Kumbaga, kaina-kaina kayong ano eh, flavor eh. Kumbaga, para sa akin, walang magaling. Basta kung anong kagati ng masa, kung sino idol, yun lang yun, kung sino yung gusto nila. Kasi pag binigyan mo ng isang magaling, parang... mas magaling na sa akin, mas magaling na ako sa iyo. Para sa akin kasi pantay-pantay talent 'yan. Sino naman ang pinaka walang kwentang rapper na nakilala? Si Sparky, yung aso ni Kane. Kasi pag sinabi mo walang kwenta, parang ang yabang na yabang mo naman 'yan. Parang 'di ba? Parang nakakasakit ka na 'yan. Oh. Ito. Sino or ano ang pinakamatinding kalaban mo sa buhay mo? Ako, yung galit ko. Kasi pag ako nagalit, di ko makokontrol. Pwede pa kontrolin yung paglalabasan ako, pero yung galit ko, hindi. Well, sa umpisa at umpisa, sino ba talaga ang tumulong sa'yo sa hip-hop industry? Hip-hop industry? Para makapasok pa sa hip-hop scene. Unang-una, ano eh, Francis Magalona. Pangalawa, yung talent mo din, hindi ka na makapasok doon kung dancer ka, di ba? Kaya siguro nakitaan din tayo ng ano, ng isang oh, pwede to si ganito. Paano ka nagsimula? Susulat, siyempre, sulat ka ng kanta, di ba? Tumali ka ng mga rap contest. Tapos nangarap ka. Anong taon? Sumali ka naman ng mga malalaking. Anong taon to? Yung unang-unang sampa mo mga, sa ito? Siguro mga 1990, ano? 1991 mga ganun, nag-rap na ako nyan eh. Pero sa sarili ko lang, sa mga piyesta-piyestahan sa atin. May naka-discover ba sa'yo? O sino? Marami naka-discover, di naman nila ako tinulungan, mga walang iya sila. Pero yung paman, sumali talaga ako ng Itbulaga Republic. Doon ako gumawa ng grupo, doon kami nagka-album under BMG. Sama namin sa album si Andrew E., Michael V., Francis Magalona, Basilio, yan, Stick Figas, Lul. Marami. Nung wala pang flip top, saan ka sumisikat? Ako? O nakilala? Yung para mabuhay at pumutok yung hip-hop. Yung wala pang flip top. Eh, gumawa nga ako ng album, 5, underground, yung Badang. Saan ka palaging
sa show, nagsushow, or freestyle saan? Siguro yung mga clips nila, ano, nila yung mga ibang tropa diyan na inainap na ina-upload nila. Araw, maliban sa flip top, yung wala pa. Hindi kasi dati yung syempre kung medyo may edad ka na ngayon, na dati kang ano, followers ng Kamandag ng Marikina, na nakikita mo kami na show dati sa TV. Tatatak na 'yon, tapos makukuwento na sa ibang tao. After noon, syempre may mga kanta ina-upload dati sa iMeme, tapos sa Friendster, doon ka pa rin. Doon ka na may maintain mo yung sa ganun. Sa show naman eh, wala rin minsan kasi barya-barya lang. Binata pa ako nyo kaya hindi ko ramdam yung hirap.